Ito yung playground. Yan yung playground dito sa lugar namin. Sobrang cute, no? Tingnan nyo, oh. So, lake yan. Ayan, oh. Really, medyo madumi-dumi lang yung tubig. Mukha lang siya talagang dugyot. Pero ganyan talaga yung kulay niyan. May dumating na naman ako na review. And pagpasensyaan nyo na medyo barado yung ating ilog dahil meron tayong sipon today dahil medyo malamig. Ito yung natanggap natin, mouthwash. Dalawa siya. Bali, itong isa is cool mint. Ayan. And ito namang isa is aloe vera. So, ito na yung ginagamit namin ni Pangit ngayon. Tinetesting namin siya. Ito ay sa brand na Flock. And ito ay mouthwash. Ito yung ginagamit namin. Ginagamit din namin is Listerine. Pero Saved by the Bell to kasi wala na kaming mouthwash. And ang maganda pa is dalawa yung binigay nila na ito test. Isang mint at saka isang aloe vera. I think this one is new. Pero this, ayaw mo mag-focus. Itong mint, itong cool mint, is na-testing na namin to. Bumibili kami nito lagi. And ito yung bago. Hindi pa namin to na-testing tong aloe vera. Pero ito, na-testing na namin to. Kaya ito muna yung binuksan ko. And nakakatuwa dito kasi tignan nyo yung ano niya, yung packaging niya. Diba usually yung mouthwash, ano, sa takip natin siya nilalagay kapag nagsasalin tayo. Parang ganyan, isasalin natin siya sa takip. Ito is, meron siyang ganito. Ewan ko kung anong tawag dyan, yung parang ganito sa bunganga. So, i-squeeze mo lang siya and kusa siyang lalabas. Ayun o. By that, alam nyo yung amount na kailangan nyo lang gamitin para mag-gargle. So, yan. O, diba, nakakatawa. Para siyang pump. I-squeeze mo lang siya and then pupunta siya dyan until dito sa taas. Pero I think it's just like that yung amount niya. Pag in-squeeze mo siya, lalo pa siyang lalabas. Yan. And then, pwede mo na siyang i-gargle. Nakita nyo, kusa siyang nagbabubble up din. So, nakakatuwa yung ano niya, yung packaging niya actually. Para yung amount nung kailangan nyong i-gargle is ito lang. Hindi kayo magsasayang ba? And nakakatuwa kasi, ayan, pwede mo na siya ngayon direct na i-gargle. So, yeah, ganun lang siya. I-squeeze mo lang siya. So, yan yung nakuha ko ngayon for Basador na i-review ko. And maganda siya kasi tignan nyo naman yung ano niya, size niya, 500 ml. So, pareho silang 500 ml. So, yeah, yan yung ating nakuha for my Basador, yung Flock. Tignan nyo yung lava lamp namin. Binuksan ko tong lava lamp namin. And tingnan nyo, natutunaw na yung ano niya, yung wax niya dito. Pag inangat mo siya, makikita nyo, oh, natutunaw na siya. So, antayin lang natin yan na uminit siya. Tinesting ko lang siya kasi ang tagal na neto, hindi namin nabubuksan. Tinignan ko lang kung gumagana pa siya. And gumagana pa naman siya, tignan nyo. Medyo matagal pa to bago maano, matunaw lahat. Tignan nyo naman, sobrang kapal ng wax na yan. And matagal yan bago matunaw. Tinesting ko lang. Papakita ko sa inyo kapag natunaw na siya ng bongga. So, ganyan siya kataas. Konti na nga lang yung tubig, oh. But, tignan natin kung gugana pa din siya. Kasi, takes time bago uminit. Balikan natin siya mamaya-maya. Tignan nyo, after 15 minutes, ganyan na siya. Para na siyang nagkaugat-ugat. So, ngayon, nantay na lang natin na totally matunaw yung wax niya. And then, gumalaw-galaw siya. Pero nakakatuwa. Tignan nyo yung itsura niya na. Para na siyang, ano, ugat, no? Medyo malamig pa kasi yung tubig niya. So, hindi pa siya totally tunaw na tunaw. Pero malapit na yan matunaw. Konting-konti na lang. Mainit na yan dyan sa ilalim. So, gagapang na yung ilaw niyan. Yay! It started to melting now. Look. And nakikita nyo yung mga ano niya, mga bubbles. Unti-unti na siyang natutunaw. After 1 hour, bago siya totally uminit.
So, kailangan matunaw muna lahat yan bago siya umakyat. So, ganyan ang itsura niya. Color blue siya. Natutuwa naman ako. Kala ko si Rana siya. Pero, okay pa naman siya. Siguro bukas is, anong tawag dito? I'm sure bukas is, ano, umaandar na siya. But for now, is nagsisimula pa lang siyang matunaw. Pero ang cool, no? Yung dito sa taas, hindi pa siya medyo malambot. Kaya may hugis pa siya. Pero yung dito sa ilalim niya, parang ano na siya, tunaw na. Ang ganda pa naman ng kulay nito, color blue. Pareho nito. Papakita ko na lang sa inyo ulit later kapag umaandar na siya. Pero now is... Uy! Yung mga bubbles, umaakyat na. Ayan na! Kunti na lang. Aangat na yung lava lamp ko. Yehey! Ito! Ang cute niya! Tingnan nyo! Una muna is mga, ano, mga bubbles bago siya umangat. Kunti na lang. And, nandito sa taas yung mga maliliit na bubbles. Konti na lang. A little bit more. A little bit more. Ayan na siya. Umakyat na. Yay! Ano ba yan? Ayaw naman umangat. Inaantay ko pa naman siya. Yay! Angat na. Para siyang itlog, no? Ayan. Natunaw na. Yay! Yay! Satisfying! Umangat na yung, ano, lava. Bloop. After how many hours ko pa naman siyang inantay bago siya natunaw talaga. Nakakatuwa. Ayan na, babagsak na siya. Satisfying pa naman yung panoorin. Yay! Yay! Akala ko siraya na siya, pero okay pa naman pala siya. O, ayan na, gumagalaw na siya. So, pwede na ako matulog kasi, ano, okay na yung ating lava lamp. Satisfying. Pakita ko na lang siya sa inyo bukas. But this one is, ito turn off natin yan para ito lang yung umaandar. Tada! Diba? Ang cute! So, yun lang. So, yun si Pangit. Naglalagay siya ng, anong tawag dito? Yung nilalagay sa windshield para malinis yung glass kasi medyo madumi yung glass namin. Pagpasensahan nyo na tong line na yan, basag kasi yung aming, anong tawag dito? Salamin, basag siya. Actually, ito lang naman yung basag niya nung una. Then, nakrack na siya. Ayan, straight dito. Hanggang dun sa kabilang side. Kaya ngayon, papalitan na lang namin yung papapalitan namin tong windshield namin. Ayan si Pangit. Sa labas. Punta lang kami ng IKEA ngayon. Dahil Saturday ngayon and wala kaming magawa, pupunta na lang kami ng IKEA. Magtitingin-tingin, mag-uubos ng oras dun. Masakit pa naman ng ulo ko. Pero ayoko kasi nang nasa bahay lang pag Saturday, Sunday, kasi kami dalawa lang naman ni Pangit. So, kailangan lalabas kami. May pimple pa ako sa noo, ah. Yun. And, alam niyo naman, nanggaling na kami sa Lopi, sa second hand store. Wala naman kaming nabili kasi hindi magaganda yung mga nakalagay doon. And, ngayon lang kami ulit lumabas. Yan si Pangit. So, ngayon, didiretso na kami sa IKEA. Baka doon na rin kami kumain ng tanghalian. Medyo tanghali na kasi, ay, hapon na pala ngayon. Alas, dos na ng tanghali. Yan si Pangit. Hey! Yun. So, kita-kita na lang tayo sa IKEA kapag nandun na kami. Kasi, medyo, tinapa kami ngayon mag-IKEA. Tingnan nyo yung nakuha namin cortina sa IKEA. Color green siya, ganyan ang kulay niya, oh. Kulay green. Makapal din siya. Sa sale namin 'to nakuha. Kaya lang, ang haba niya, tingnan niyo. Tada! Paano ko kaya siya ngayong gugupitan? And ang maganda dito, dalawa na siya. Ayan, oh. Dalawa na siya. So para dito sa kabila.
Kaya lang, puputulan ko siya para maging kagaya nito. Ang kurtina kasi dito, 2 piraso lang ata or 3 yung kasya dito. Kaya kumuha kami ng bago sa IKEA. Ayan. Kailangan ko naman siya ngayong putulan. Lalabas ko na naman yung aking machine. Sewing machine. Paano ko kaya ito gugupitin? And, alam nyo ba, namuntik na ng mategi to si Bruno. Paano kasi, kumain pa naman ng halaman dun sa labas. Ngayon, na-poison siya. Ayan. Sumakitsyon-tsyan niya, tapos naging payatot na siya. Pero ngayon, okay na siya. Hindi siya kumakain ng ilang araw. Bruno! Kum? You see? Para siyang antamlay-tamlay niya. And, pumayat siya ng bongga. Pero ngayon, magaling na siya. Si Pangit busy kasi dun sa CR. Naglilinis. Tapos, paano ko ngayon to guguntingin? Ayoko naman siya. Parang nakakahinayang na gupitin. Kasi super duper haba niya. Pero makapal yung tela niya. Ayan o. Mura lang. Nandun siya sa sale namin nakuha. Dapat pala kumuha pa ako ng isa pa. Para dun sa computer namin. Anuhin ko muna to. Ayusin ko muna yung kortina. Putulan ko muna siya. Para masabit na namin to. Sayang naman kasi. Tinatahi ko na yung kurtina ko. Itong isa, naputulan ko na siya. Nakita niya naman. Hanggang sasahig na siya. Nakabit ko na rin siya. Ito naman yung neck. Yung ilalim na lang yung tinatahi ko. Plus, yung gitna pa ito. Sunod ko naman na gagawin is ito. Hahatiin ko pa yan para dito siya sa gitna. Ito kasi gusto ko na itong labahan. Last year pa itong kurtina na ito nandyan. And, yeah. Tapusin ko lang ito. Mukha na ba siyang okay? Parang hindi siya maganda. Hindi ko siya bet kapag nakasalagay na siya. Or siguro medyo madilim lang kasi. Siguro kapag may araw, makikita nyo, ganyan o. Kapag nasa araw, kulay green. Kapag nasa loob, kulay gray. Anyway, tapusin ko muna siya. Tignan natin kung anong kalalabasan ng ating bintana. Tadaan! So, ito na yung ating kurtina. Ang ating kurtina. Gusot-gusot lang nga siya. Paplanchahin ko pa yan. I-steam ko later. Pero mamaya na lang kasi gutom na ako. Gusto ko na kumain. So, yan na yung kurtina. Mukhang bago na siya. Tama lang naman yung pagkakagupit ko. Tama na yan. Andun din sa baba dun. So, maganda naman na siya, no? Itong isang to, lalabahan ko na yan. Kasi last year pa yan na kurtina and hindi pa inaalis. Sobrang alikabok niya. Buti na lang pinalitan na namin siya ng bagong kurtina. So, ayan na yung itsura niya. Green yung kulay niya. Gusto naman ni Pangit. Oh, maganda naman na siya, no? Konting steam para hindi naman siya gusot-gusot tignan. Mamaya ko na lang siya steam kapag natapos akong magluto. Pupunta lang kami sa tapunan ng basura. And 8:00 ng gabi, ganito dito, ayan. Totally pitch dark. So, wala kayong makikita dyan unless meron kayong kasabay na sasakyan. So, yan yung kalye dito. Ay, not kalye. Main road. So, yan. And pag sumilip kayo sa bintana, wala kayong makikita na hindi uso dito yung ilaw sa kalsada. Sa city, meron madami. Pero sa ganitong road is lang talaga, wala. See? Sobrang dilim. Magtatapon kami ni Pangit ng basura. Dito si Pangit, di nyo lang siya nakikita. Hello!
guys! So, ngayon lang tayo ulit bumalik. And, natapos ko na pala yung kurtina ko. Hinang, nakahang na siya doon. Pinakita ko naman sa inyo kung anong itsura niya. Hindi ko alam kung gusto ko siya or what. Kasi hindi maganda yung ano. Hindi maganda yung design niya. Pero color green siya. Nung una lang maganda siya. Pero okay lang din naman. Total, mura lang naman namin nakuha yun sa IKEA. Hayaan ko na lang siya muna doon kasi ano naman eh. Anong tawag dito? Tamang-tama rin kasi malamig. So, yung hangin, hindi basta-basta makakapasok. And, meron na naman akong natanggap sa Liko. Buksan natin siya. Alam niyo naman yung sa Liko, no? Ayan, Liko. So, meron akong ititest na bagong makeup. And, meron din akong matatanggap sa influencer. Siguro lalagay ko na lang dito. Pero hindi pa siya dumadating. Siguro mga next week pa yung dadating or let's see kung today, this week. And ito is, ano naman to? Ayaw mabuksan. Nakalimutan ko na. Basta yun na yun. Buksan na lang natin siya. Tignan muna natin. Pagpasensya niya na naka, ano, kasi gabi na. Matutulog na sana ako. And, pinakuha ko to kay Pangit kasi dadaan naman siya dun sa store. So, sabi ko, kunin niya na lang. Katamad din. At walang laman. Aha! Ito lang pala yung laman niya. So, ito ay eyeliner. Ayan, eyeliner siya ng Liko. And, mascara. So, mascara siya ng Liko. Ayan, brand niya to ng Liko. So, sariling brand to ng Liko. High on Life Mascara at saka eyeliner. So, tignan natin kung magugustuhan ko tong eyeliner. Hanggang kailan ko ba to kailangan i-review? Tingnan ko nga muna. Review the product by 2/23. Ah, so, i-review ko to hanggang February 23. So, yun. Mahaba pa naman pala yung araw ko. Akala ko pa naman is kailangan ko na siyang i-testing. Pero tingnan natin, mukhang maganda to. Ano ba yan? Madami na akong mascara. But, yeah! Ito yung itsura niya. Color pink siya. Ano kasi, busy ako ngayon sa kakasagot ng crossword puzzle. Nawawala na ako sa oras. Nakakalimutan ko na yung oras. Sana dumating na yung Lego. Alam nyo ba kung ano yung nakakuha ko na naman? Lego siya. And yun ay Polaroid na na Lego. Hindi siya Polaroid talaga ha. Baka isipin nyo Polaroid siya. Hindi, ano lang siya. Polaroid na Lego. So, Lego lang siya. Bubuin mo. Kagaya ng ano ko, nang natanggap ko na Ferrari. Kaya lang hindi ko pa siya napapadala. Pero, sooner malapit na namin ipadala yun sa balikbayan box. Ang tagal-tagal na. Anyway, yun lang naman. And, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung natanggap ko na bago ngayong i-review ko. And, ano pa ba? Yeah, yun lang naman muna ang pinakita ko sa inyo yung aking natanggap na i-review ko siya sa Liko. So, kailangan ko siyang gawin. O, sige na. Bukas na lang ulit, no? Dahil gabi na rin.